What is up guys? Welcome to The Boys TV. And for today's video ay mag-unbox tayo ng isang item or accessory para kay Oreo. Ayan. Actually, i-unbox natin tapos i-review na rin natin, no? So, yung item na yon is ito, yung alarm disc clock. So, tingnan natin kung worth it ba talaga yung mga ganitong accessory, no? Para to sa mga may balak, no? mga masasamang balak. Ayan. So, sige, start na natin. Ayan, first of all, unahin natin yung packaging. Okay naman. Tibay siya. Tapos, sealed naman. Ayan. Sealed siya. Hindi naman siya halatang binuksan or ano. Tapos, ang nakalagay sa unahan niya ay sa front. Super waterproof, push down, movement and shock sensor. Ayan, world class. World class pala ito eh. Ayan, so, sa ilalim ng pangalan niya, ayan, ng alarm disc lock. So, 110 decibels. So, tumutunog to. Ayan, itong disc lock na to. Siguro ito yung pangalan niya, no? Brand name niya. Lux. Lux since 1998. So, ayan. Matagal na pala ito eh. 1998 eh. So, ayan. Yan yung nasa front packaging. Front ng packaging. Sa likod, andito yung instructions. Instructions, yung battery replacement. Ayan. Tsaka yung warning. Ayan, mga additional instructions lang. Yun lang. Simple lang naman. Basahin muna natin yung instructions, no? Do. Pag nilock natin yung ano, may do. May do na tunog. 5 seconds, may do. Ang kulit. Do daw. Yan. Do, tsaka do. Tapos after, pag na-detect yung ano, may vibration sa... Na-detect na may gumalaw, may 10 seconds. Ayan. Okay. So, pag battery replacement, tutunog siya ng ge-ge-ge. Ge-ge-ge. Okay. So, yan. Yan lang naman yung packaging niya. Tibay. Ayan. So, sige. Unbox na natin to. So, maganda rin kasi bumili ng mga ganito. Kasi, additional protection siya, no? Lalo na naglipa na sa kalye yung mga masasamang loob na yan. Wait lang, padaanin lang natin yung aeroplano. Ang laman ng package na to is dalawang susi. Tapos yung mismong disc lock. Ayan. Tapos sa gitna nito, sa pagitan, kung nakikita nyo, meron siyang allen key. Ayan o. Itong allen key na to siguro, ito yung pang ano, pang unscrew dito sa mga to. Ito, salak. So, set aside muna natin yan. Ngayon, ito. Ito na. Ito na yung item. Tinimbang ko siya kanina. Actually, nasa mga 360 grams ata siya. Mga ganun. So, mabigat. Maganda yung quality. Mukhang quality naman siya. Bakal talaga. Paano kung malalaman ko ba? Ayan, bakal. Mukhang matibay naman. So, yun yung nakalagay sa ano niya, sa sticker. Ayan. Super waterproof, 110 decibels, tapos 6mm lock pin, push down, movement and shock sensor. So, pag pinush natin tong button na to, magtutunog siya na isang do. Para masabi na naset na yung alarm. Half press pa lang, tumutunog na yung do. Nagugulat yung aso namin. Ayan, so half press, tumutunog na yung do. Ayan, so hindi pa talaga siya na-lock. Pero indicator talaga yun na nasabi na na-lock. So try natin ulit. So ipipress ko na. Ayan. So na-press ko na.
sumagad na siya. Ayan. So, ibig sabihin, pag pin-rest mo na siya, tutunog yung alarm na do. Alarm na do. Ibig sabihin, nalak na. Ayan o, kita nyo. So, ayan, nalak na. Kailangan mag-do-do-do siya pag nakadetect siya ng vibration, no? Try natin. Oh, tatlong do. Tama. Tatlong do. Ngayon, pag nakadetect ulit siya ng another vibration, eh, kailangan mag-alarm na siya. Yung alarm na yon 10 seconds yun, no? Sakit sa tenga, man. So, automatic siyang nag-off. Paano kung itap ko ulit? Ah, so, huwag sabi another 3 do-do-do ulit, no? Tapos, pag tinap ko to malamang-lamang, 10 seconds na naman na alarm to. So, try naman natin kung mag-off agad siya pag sinuse. Ayun. Off agad yung alarm. Ayan, pag sinusin mo siya, hindi siya basta-basta mahugot. So, kailangan mo siya ibalik. Ayan. So, kailangan mo siya ibalik para matanggal yung susi. Mukhang okay naman to. Malakas. Sakit sa tenga. Narinig niyo naman siguro. Nagalit din yung aso namin, diba? Umiyak. So, try naman natin tanggalin kung ano man yung dito sa loob. Check natin kung ano yung... Kung waterproof ba talaga to. Ano? Baka etchos-etchos lang. Maganda kasi kung waterproof na to, di ba? Kung magpa-park ka sa labas, eh, hindi problema, di ba? Kung kahit mabasa, hindi mo naiisipin. So, try natin. So, tatanggalin ko na. Ano ba to? Ah, ito pala yung taas. Yung taas pala yung natatanggal. Meron siyang parang, hindi to o-ring eh, pero square. Square ring. Hindi. Nakikita niya yung itim na yan. Yan. Meron siya rubber. Ayan. So, oo nga. May seal. May seal siya. So, sana hindi pumasok yung tubig. Magkakaproblema niyan itong ano, switch dito sa ano, sa susian. Kasi pwede niya mabasa yun eh. Walang sealed yung ano na yun. Yung switch. Ayan, so tatlong, ay anim. Anim na LR44. Tama ba? Anim na LR44 na battery. Pero hindi siya pwede sigurado yung mga ano, yung basang-basa. Yung malakas na ulan, alanganin to. Pero masasabi kong hindi siya basta-basta mapapasukan ng tubig. So, balik lang natin yung mga screw. So, ayan. Okay na. So, try natin ngayon dito kay Oreo kung anong magiging kalalabasan niya, no? Try natin. Ay, di pala nakalak. So, ayan. Naikabit na natin yung alarm. Ito. Try naman natin ngayon galawin. Ayan. So, tumunog siya. Yung tatlong do-do-do. Try naman natin ulit. Ayan. Tumunog na naman siya. May susi. Oh, yun. Effective. So, may times na hindi siya tumutunog pag yung mild na sagi lang. Tulad niya. Ayan, tulad niya. Tutunog. Unless na lang pag talagang nagalaw yung ano, no? Yung mismong gulong. Tumunog agad siya, susuyan ko pa lang eh. Ayan, so, unting sensitive siya pag susuyan. Okay naman tong alarm na to. Additional protection din to kay Oreo. Hindi ko alam kung tatagal to or hindi, or kung malakas ba to sa konsumo ng batteries niya. Ang nakikita kong problema dito is yung sinasabi nila na waterproof. Maganda sana kung talagang waterproof to.
asong problema ito dito sa ano, sa susian, kasi dun sigurado papasok yung tubig. Yung price pala nito is nasa 380 pesos. Actually 330 yung naka-post, pero syempre additional shipping fee na 50 pesos. So naging 380 pesos to. So para sa price na yun, sulit na, di ba? Additional protection. Eh paano kung tagtarin mo lahat ng butas na to lagi? Bili ka ng mga 10 ganito, di ba? Ang dami na nun. Tapos kabit mo lahat dyan. Kabit mo sa likod. Pag tumunog lahat yan, di mo na alam kung ano yung susi. pang bukas. Ayan. Worth it siya. Balitaan ko kayo kung malakas na konsumo sa baterya to. Inform ko na lang din kayo kung kailan siya magge-gege. Kung kailan siya malulob at magpapapalit ng baterya. Ayan, so sa compartment, mukhang kasya naman to sa compartment ni Oreo. Compartment, kala mo laki, no? So ayun, ang masasabi ko dito, okay na okay to sa additional protection para sa mga motor natin. Sana tumagal. So guys, see you again sa next video natin. Ayan, meron na tayong additional protection para kay Oreo. Kung hindi ka pa nagsusubscribe dito sa channel ko, ay magsubscribe ka na. Dito kay The Boys TV. Yan, dyan, magsubscribe ka na. Pindutin mo na yung subscribe button, tsaka yung notification bell para updated ka lagi sa videos natin, no? So, abang-abang lang tayo sa mga next video, no? So guys, thank you for watching. This is The Boys TV, signing out.